I will leave it to the public to. Hindi na magtanong about her character. Bahala na ang publiko para humusga. Itong binigyan din ni dating Pangulo Rodrigo Duterte matapos ang acquittal sa ikalawang drug case si dating Senator Leyla de Lima sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa sa SM&I kasama si Pastor Apollo Siquibuloy. Kamakailan ay nagdesisyon ng korte na i-acquit na si de Lima kasama ang driver nito na si Ronnie Dayan sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading on the ground of reasonable doubt matapos ang pagbaliktad ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Dragos laban kay de Lima. Sa unang pahayag ni Dragos ay sinabi itong siya mismo naghatid ng nagkakahalaga ng 5 million pesos sa bahay niyang dating senadora para sa senatorial bid nito noong 2012. Ayon naman sa DOJ Panel of Prosecutors na hindi sapat ang pagbaliktad ni Dragos para masira ang naging orihinal na testimonya nito kung saan ay sinumpaan niya ito sa harap ng husgado at dumaan sa matinding cross-examinations. Dagdag dito ang kanyang ebidensya laban kay de Lima na ipinisenta sa korte ay may elemento ng krimen at involvement ng mga akusado. Una nang nagpahayag si dating Chief Presidential Legal Counsel at anchor ng SM&I na si Attorney Salvador Panelo na bagamat nire-respeto na itong hukuman sa naging desisyon sa kaso ni de Lima, mali ang desisyon nito para bigyan ng acquittal ang dating senador. Unang-una, dalawa ang nagtestigo na tinanggap yung perang. 10 million total, dalawang beses. Ngayon, dahil dalawa, yung isa nag-recant di umano, yung dawang lumika ng reasonable doubt. Eh, paano nangyari yun? Eh, mayroon pang isa nagsasabi eh. Hindi naman na repudiate, wala naman testigo na hindi totoo yung sinabi. Pangalawa, yung nag-recant, sangayon sa kanya, ay tinakot nga siya. Ay, hindi nga na-prove na tinakot siya eh. So bakit ang hukuman, bibigyan mo ng halaga yung pagbabaliktad na yung dahilan na sinasabi mo kaya ka bumaliktad, ay hindi mo naman na-aprobahan. Ang na-aprobahan, yung voluntaryong pagtitistigo mo at paulit-ulit mong inulit yan sa labas pa ng hukuman. O, sa Senado, sa Kongreso, sa mga payag, sa ibang platform. Pinalalahanan naman ni dating Pangulong Duterte ang publiko kaugnay sa pagkataon ni dating Senador de Lima at hinamo na tumakbo ito sa halalan para patunayan kung tunay ngang itong may good moral character. Yung character niya, dinisplay na niya lahat even before yung sa druga. Who would ever think that a woman would allow her to have sex with the person tapos being recorded, tapos ilabas mo. Sabihin ko nga, if you think that she is really good, of good moral character, competent and everything, if she runs to public office as mayor, councilor, senator or president, then vote for her. It would be a vindication of what you believe her to be. Sa inyo na yan, hindi na ako magipag-away dyan. Eh, tapos na ako eh. Pero kung naniwala kayo sa kanya and she opts to run for public office, you have seen it all. Even before yung druga-druga, you saw her. You saw the X-rated. Tell me if she is deserving of being even as a barangay councilor. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Hannah Jane Sancho, SM9 News.